Guys, paita ko lang gano'ng kasama yung ulan, no? Yan, no? Walang gusto pumunta sa kanan kasi mataas yung tubig. Anyway, yes, mataas pa rin yung tubig. Papunta tayo sa property ngayon, Thursday ng hapon. Kaya ng expedition. Ay, shucks. No, naman ito, hindi tumitingin, no? Hindi na mabangga. Thursday afternoon, 4 ng hapon. Arrival ko 7:20. Maliwanag pa yan. Ang intention ko ngayon is mag-hunt. Mag-hunting talaga. Mag-hunt ng baboy. Hanggang Saturday morning. Kung nakakuha na ako ng baboy, pag nakakuha ko agad, pwede na ako mag-shooting. Yun, meron ako testing in a barrel din. Hindi ako pwede mag-shooting nang wala pa ako nahuhuli. Siyempre, kasi mabubulabog yung mga hayop. So, hopefully, makakuha agad para pwede na ako mag-shooting second day. Pag wala, baka hindi ako makapag-shooting. Okay, guys. Huwag niyo akong gagayahin na nagda-drive, kumakain, nagba-vlog, tapos na ako kumain. Anyway, so yun, may bago akong hat, ginagawa ko to kasi yung hat ko dati kinaya ng aso ko, so this is using my own money. And tapos ang ganda ba yan. Okay, so 2 weeks ko na itong pinaplano, yung hunting na to. 2 weeks. So, bakit 2 weeks? hindi na tuloy-tuloy kasi masama yung panahon. Plus, sabi ko, hintayin ko pa yung iba kong gadgets. Bumili ako ng night vision na, goggles. Ay, hindi naman goggles, monocular. Na, para pwede ako, tama, pwede ako mag video at night. So, ang plano ko, first night, mag-observe ako. Titingnan ko kung may dumadating na baboy. And kung anong oras. Checkin ko din yung game cam, yung camera doon. Kung may nakuha siya. Tapos, 4 days ago, nag-prepare ako ng hog na bait. Hog bait, so corn, hinaluan ko ng gatas, hinaluan ko ng beer, hinaluan ko ng strawberry soda, hinaluan ko pa ng gelatin. Yan, so nagmold na nga eh. Anyway, so yan, nagferment siya. So yan daw gusto ng baboy eh, maamoy. Matapang yung amoy. Kaya sabi ko, kailangan ako mag-hunting. Kailangan ako kasi nabubulok na yung corn. Anyway, yan, tapos nagdala ako ng crossbow, may bago akong arrowhead, 4 na blade. So, masusubok ko. Hopefully, so anong plano ko? Una ang plano ko, gagamit ng airgun eh, 25 caliber na airgun. Ang problema, sira. Nakainis eh. Tagal ko hindi gagamit, kung bira ko nang gamitin, pag gagamitin mo na, sira. Naglilik ng hangin. So, umorder pa ako ng pyesa dun sa fill tube niya. So sabi ko, ang plano ko sana kasi dapat tahimik. Airgun sana kasi wala naman akong silencer. Wala akong suppressor. So crossbow na lang, tahimik. Kaso mahirap mag-follow up shot. So ang plano is pag isa o dalawa crossbow siguro, pag madami sila, 4, yan. Shotgun na gagamitin ko. May dala akong shotgun na semi-auto, hindi lang akong shotgun. Tapos, naganap pa ako ng bala. So, slugs ang dala ko, dapat double lockback. So, anyway, slugs, headshot. Para hindi masira yung meat. Yun ang plano ko kasi meron kami party sa Saturday. Hopefully, makakuha ako ng baboy para yung makapag-lechon. And yun nga, dahil sama ng panahon, maulan. Hindi ko sinama yung aso ko, yung mga aso ko, kasi sabi nga, baka maamoy ng mga hogs yung aso ko. Ako nga, isa pa pala yung preparation ko, nag
DIY scent killer ako, gumawa ako ng scent killer spray. Hopefully it works. Kaysa dati wala. Kasi sabi nila, pag nakita mo daw yung baboy, naamoy ka na nun. If you can see them, they can smell you. So, wala akong mabiling scent killer kahapon. So, gumawa na lang ako. Hindi ko pa nagawa ng video kasi I have to test it kung effective. Tapos, di ko rin sinama yung anak ko. Palagi ko siyang kasama, no? Pero sabi ko, siguro this time, di ko siya sasama kahit ngayon yung last day of school nila kasi maulan. Kawawa naman siya. O ano, baka magkasakit. E ako, okay lang na, ano, tatayo. Upo ako dun sa stand. Kahit umuulan, basta naka-jacket ako. Yun ang plano ko. Maghihintay ako hanggang gabi mamaya. Tapos, magsiset up ako ng deer blind. Tapos doon na rin ako matutulog. Kaya nga ano, mahirap na may kasamang bata. Kasi doon na rin ako matutulog sa upuan. Para pag may narinig ako sa gabi, pwede akong pumutok. Pwede sana ako matulog sa kotse, kaso hindi ako pwede pumutok dito. Baka yung ano niya, yung pressure na kine-create, yung concussion niya, baka mabasag yung mga salamin. So, lalo na 7.62 by 51 or 308 ang dala ko. Kasi nga, yan ang insurance ko eh. Mas malaking caliber, mas maganda. Para kahit hindi vital organ, talagang malaki yung damage. So yun, sabi ko matagal ko pinagpaplanuhan to. And then, a few days ago hanggang kanina, nanonood ako ng mga hog hunting videos, nakakuha ng mga tips. Yan, hopefully makakuha. I have 3 days, so Thursday, Friday, Saturday. Yan. I don't expect na makakuha ngayong gabi kasi late na ako. 7:30 na ako darating, pero ano, kung makakuha, then pwede na ako mag-shooting bukas. Baka pwede na ako umuwi ng maaga. Still driving. 3 hours to go. I was there. Brought some solar lights with motion detectors. Okay guys, andito na ako sa property. So, ang ginawa ko, hindi ko pinasok yung kotse, yung SUV, dyan lang siya. Dito lang kami sa bungad para hindi na yung mabulabog yung kung ano may nando sa loob. Tsaka hindi ako mag-iwan ng scent. Pagdating na pagdating ko, hindi ko na na-videoan kasi late na kami. Late na ako, sanay na ako, may kasama, no? Solo pala ako ngayon. So, naglagay ako ng solar lights doon sa loob na may motion detector. Tapos nilagyan ako ng kulay green na film. So, naglagay din ako ng bait. Pag merong pumunta doon sa corn, iilaw yon. So, dito lang ako mag-aabang. Tapos may night vision ako at saka ano, rifle. Okay guys, so gabing-gabi na actually. Time check, 12:15. Alas 12 na ng madaling araw. Hindi pa makatulog. Usually late naman talaga ako natutulog. So, napansin ko lang kanina sobrang ingay ng mga insekto. Mga kuliglig. Kasi parating yung ulan. And first time ko magamit tong blind na to, hunting blind. Para siyang tent pero wala siyang floor. So, gagawin ko na rin siya separate na review. What else? Surprisingly, hindi ako natakot mag-camping mag-isa. Anyway, meron naman ako mga ano, gamit. Tapos yung Glock 22 hindi ko na nilagay sa holster. Yan na, para madaling ma-access. Hindi mo alam eh, kasi nasusulpot dito. What else? Yan lang. Spray ako ng ano, para sa lamok. Ano, yun nga, buti wala nakapasok dito. Tsaka tick. Nag-iintay lang talaga ako na ano, ng sound na may mga baboy na.
parang wala pa din eh. So hopefully hindi mo na ako makatulog hanggat marinig ko sila. First night, so far so good. Tomorrow, pag nagliwanag, papakita ko yung setup ko dito. Oh my gosh, chinecheck ko yung iniwang campsite na a few weeks ago. Nakita ko mga trucks. Tapos may naiwan pala akong corn dito, nakakalimutan ko. Ayan, may kumain. So, last night nagcamp ako sa labas, di ba? Para hindi ako maamoy. So, let's see. Okay guys, so Friday morning. Breakfast lang ako ng mabilis na noodles. Using my Jetboil coffee cup. And then pasok agad ako sa loob habang maaga pa. Okay, so habang hinihintay kong lumamig yung chow mein, pakita ako yung blind na ginamit ko kagabi. So dito ako natulog. Baronet blind. Kalimutan ko na yung actual na model. Kasi last year ko pa ito binili. Ngayon ko lang nagamit. And kahit gabing-gabi na madilim, madali lang siya i-set up. Para lang siyang pop-up tent. Pinagkaiba lang niya, wala siyang sahig. So naglagay ako ng tarp. So ano yung blind? May shooting port. So nasa loob ka, pwede ka pumatok dito. May butas siya na ibababa lang. Yan. Ibababa. Pwede ka nang pumatok. Tapos see-through mesh. Makita mo. Dito sa likod. So 360 degrees. Shooting port. Ito shooting port to. Ito shooting port din. Bababa mo yung zipper. 360 kita mo. Shooting port. Yan ako nakakaabang. And then yan nakakamo. So, hindi kita yung loob. Yan yung gamit ko sa loob. Diyan lang ako natulog. Okay guys. Naka-breakfast na ako. Nakapag-toothbrush na ako. Time to go inside. So dinala ko lang itong 308. Iniwan ko na yung crossbow tsaka yung shotgun. Mamaya gagamitin ko yun sa blind. Lunch, tuna sandwich with Coke. So tuna, mayonnaise, bread. Okay guys, so kanina umaga naglakad ako, wala ako nakita ng baboy, pero may mga signs. Ngayon tatry kong mag-abang lang dito sa tree stand. Taas nito, nakadalawang akit ako, dapat ginagamitan ng rope. So wala akong dalang rope. So may dala akong crossbow. Tapos air gun. 25 caliber. Magte-testing ako. Papanain ko yung yung Mountain Dew bottle doon. So dalawang klase yung arrow. Ito yung gagamitin ko for main event. Ito gagamitin ko for main event. Tapos may practice, yung diretso lang siya. Practice arrow. Yan yung orange.
Okay. So I'm gonna practice with my crossbow. Target is the green Mountain Dew bottle. Kit-kat break muna ako. Papraktisahan ako ng crossbow kato. Naiwan ko pala yung cocking assist. So pag sinut ko yan, wala na, hindi ko na makakak eh. Kapaka, ano yan, hirap i-cock. Wala na. Hindi natin kung may darating na baboy. Pag bago ako bumaba, sa testing ako. So, andito pa rin ako sa tree stand. Siguro, magdadalawang oras na ako dito. So, sanang binyagan tong Bear Saga 405. Yan, nakakak na siya. Pero nakasafe pa rin yung arrow niyan doon. So, ano magawa? Tamang abang lang sa ating press contestant kung darating. Naglagay na ako dyan ng ano eh, yung hog brew, yung finerment na ano, na pag na corn. Maamoy nga, kaso walang pumupunta. So I don't know kung nasan yung mga baboy. Siguro dahil nag-uulan na nawawala yung smell. Ito sana i-break into eh. Bear Saga 405. Tsaka itong tip na to. Sobrang talas. Parang blade. Parang siyang blade. Kaso manipis. So, I'm sure pag pumasok to, madidisintegrate to. Masisira. Magbabalas-balas. Pero matalim siya. Ayan, hintay muna, hintay. Hintay, hintay. Tingnan mo na. Hintay muna tayo. Okay guys, ano, kwentuhan muna tayo. May nanghihintay. Dalawang oras na ako dito. So, totoo yung sinabi nung kakilala ko eh, na yung hunting, yung fishing, pareha siya eh, na pag nanood ka sa YouTube, alam mo, bilis kasi yun agad eh. Meron agad. Pero ini-edit lang yung ano, yung pag-iintay, yung pagpatay ng oras, tinatanggal na syempre. Hindi na sinasama sa video. So, mas madami yung waiting time mo, yung abang, tamang abang mo. Kasi yung actual na pag may nahuli. And then, madalas nga, zero pa eh. Zero. So, sabi ko doon sa kakilala ko, no? Sabi ko, alam mo, napoprostrate na ako eh. Panag-fishing ako eh. Kasi, papunta pa lang ako, ini-imagine ko na kung lulutuin ko. Tapos, wala akong mahuhuli. So, similar din sa hunting. Ini-imagine ko na to, lilitsunin ko to eh. Kaso, wala naman. Sabi nung kakilala ko, pag ganyan ang mindset mo, sa grocery ka dapat pumunta. Huwag ka mag-fishing, huwag ka mag-hunting. Oo nga naman, no, tama. Kaya ka nag-hunting at nag-fishing, kasi, yan, papatay ka ng oras. Hindi yung pagdating mo, meron na agad. Unless swerte. Kami nga, minsan may halong swerte. So, yun. Matetest mo yung pasensya mo. Mahaba yung pasensya mo, no? In terms of fishing and hunting. Tapos, naalala ko, sabi ko, dapat dala akong strap pala, no? Kasi kanina, antok na ako, eh. Delikado. Kasi napakatahimik, marinig mo lang yung huni ng ibon.
So, nakatulog ako dito, patay ako. Taas na, no? Okay, guys. Let's test this. Okay guys, so time check, 4:26, magti 3 hours na ako dito. Okay din kasi ano, ito yung opportunity to zero the crossbow, na zero ko rin sa wakas, na zero. Ilang beses akong akit baba para ma-retrieve yung practice arrow. Yung isa hindi ko na makita, nawawala. So ang nangyayari pala, bumabaon to sa lupa. Buong to, buong araw. Kaya nawala. Nawala yung isa. Ito, hinukay ko pa to eh. Ganun siya kalakas. So, zero na siya. Ibig sabihin, confident na ako na pwede ko siyang gamitin. Tapos, ito, zero ko din. No? 25 caliber na air gun. Open sight lang. Pero malapit kasi eh. Kayang-kaya eh. Kaya eh. Ayun. Kaya. Yan. So, ang plano ko is pagka air gun, headshot. Pagka crossbow, heart shot dapat. Yun nga lang, kailangan merong may lumabas. Pero anyway, magabi na. Usually, ngayon lumalabas yun. Pag bumaba ako dito, doon naman ako mag-aabang uli sa blind sa gabi. Okay guys, so kanina na-excite ako, may nakita akong kulay brown. Kala ko baboy, naglakad siya papunta dito. Yung pala usa. So ang problema, hindi pa deer season ngayon. Hindi pwedeng marilin yun, hindi pwedeng ano, i-harvest. Dapat hogs lang, baboy muna. Pero nakita ko siya, naglakad siya dyan. Naamoy niya siguro yung ano, yung feeds. Yung hog brew na ginawa ko, ayaw nila rin eh. Okay guys, so ito yung dinner. Instant na lang. Chicken fried rice. Medyo nag-freshen up din ako. Nagbuhos ako isang galong tubig. May dala akong mga tubig eh. Pero hindi pa rin ako sumusuko kasi nilapit ko yung blind ko. Mas malapit. So hopefully may lumapit doon sa mga bait. Sabi ng miss ko, ba't di ka pamuwi? Sabi ko, naglagay na ako ng bait eh. Sayang naman. Ang just dito talaga ako makahuli. Kung wala, wala. Baka wala na. Kasi nag-hunting yung mga katabi. Narinig ko, may pumuputo kanina eh. So, kailangan kong tapusin to. And then, mag-stay na ako doon sa blind. Okay guys, so andito na ako sa loob ng blind. No? So, andito tayo directly in front. Patayin ko yung ilaw. Yan. Iba na ako nakikita yung hindi kita. Pero ilawan natin. Yan. Banda doon.
And then yung feeder. And then yung feeder. So, mas kitang-kita siya dito. So, probably, ano to, 50 yards. So, yung rifle lang gagamitin ko dito. Just to be sure. Kasi yung crossbow, baka may sabitan pa na ano, mga branches na hindi ko nakikita. Okay guys, so Saturday morning, 7:30 na ng umaga. Nagising ako kaninang alas 2. Madaling araw, lakas kasi ng ulan. Tapos tumutulo dito sa loob. Hindi naman, ewan mo, makikita niyo may mga liwanag. Diyan. No? May tulo. May mga tulo. Hindi naman ito naka-design as a tent. So, maganda na rin na nangyari siya ngayon. First time ko gamitin. So, dapat pala, ano, yun, basa. Basa. So, bibili ako ng tarp na camouflage din para mang-match. Dapat may extra tarp sa ibabaw. Basa. Basa. Anyway, andito ako, ang ganda ng view ko. Ayan. Walang dumating na hayop. Lakas kasi ng ulan eh. Andun pa rin yung mga corn. Ito sa zoom natin. Iniwan ko nga yung balde para marinig ko eh kung may bubundol. Ayan. Ayan yung... Doon pa rin wala eh. Wala. Ay nako. Sa kabila. Wala talaga. Okay guys, we have movement. But it's a deer. Okay guys, time to go. Medyo nag-shooting ako ng konti. Yan, separate video na lang yan. And then, yung barrel. Meron akong ginawang parang grill sa ibabaw ng barrel. Hindi ko na na-video yan, pero next time na rin. Pagbalik ko. Kasi meron kaming party na pupuntahan mamaya. So, 3 days ako dito, zero. Dalawang deer nakita ko. Isa kagabi, isa kahapon, tsaka isa kanina umaga. And gumanig. Yon, so... Baboy, wala. Parang alam nila na deer season eh, kaya naglalabasan sila. Pati squirrel. Ang dami squirrel kagabi. Alas 6. Alas 5, alas 6. Hanggang alas 7. Nagtatalunan dito lang. Dito lang, di ko na kailangan lumayo. Pero nung squirrel season, wala akong makita. So, alam nila eh. Anyway, so yan. Nag-testing ako na in-upgrade ko yung ano ko. Rain catchment system. Ngayon, chinek ko, kalahati na yung drum. Last time, 3 buwan, walang naipon. Ngayon, isang magdamag lang, kalahati na naipon. Okay? What else? Maybe next time, hunting and shooting ulit. Ganun gagawin ko. Hunt muna first day. And then, succeeding days, pwede na mag-shooting. Para hindi mabugaw yung mga hayop. So, that's it. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe. And thanks for watching. Okay guys, so pauwi na ako. Nakakalimutan ko lang idagdag, no. Isa sa mga achievement or ano, learning experience ko this camping and hunting trip is na overcome ko yung fear of solo camping or solo hunting. Okay, so nakakatakot talaga, nakakatakot. Considering na may history ako, no, yung 2018 nga na heart attack ako. The only reason na nagsasalta ako ngayon sa harap nyo is because may nag-CPR sa akin and may nagdala sa akin sa hospital. So, yun din kinakatakot na miss kayo. Paano pa kung may nangyari sa'yo dyan? Yun nga. So, every time kasama ko yung bunso ko, no, 8 years old, palagi ko siyang nire-remind na. Sabi ko, oh, yan, yung unang bahay na nakita natin. If something happens to us,
that's where will you ask for help. Well, nakakaawa, no? Kahit bata pa, dapat alam niyo na. Pero that's the reality of life. Dapat, ano, meron kayong backup plan just in case na magkaroon ng aksidente. Kasi dun sa property, medyo choppy yung signal. Hindi reliable. Minsan meron, minsan wala. So, ganun nga, no? Hindi naman pala ganun nakakata. I don't know. Hindi, ngayon, hindi ako natakot. Dati natatakot akong ano eh. Mag-isa eh. Pero yung mga supernatural na yan, maliban pa doon, natatakot ako na baka mamaya may hayop na lang na umangat-kat ng paa ko eh. Yung isa sa mga fears ko, pag magising ako, may umangat-kat na lang ng paa ko. Considering na yung ginamit ko ngayon is a blind, hindi siya tent. Ibig sabihin nun, hindi yun sealed, tapos wala yung sahig. Walang sahig yun. So anytime talaga pwedeng may pumasok sa ilalim, lalo na ahas. Sabi ko baka may sumilong sa akin mamaya dahil lakas ng ulan kagabi. So wala naman, may sumilong ano, insekto, cricket, ang ingay. Talaga hinahanap ko. At ano siya, ingay niya sa loob ng ano ng blind. Well anyway, so yun, isa sa mga achievement ko na ano ka na, na-overcome ko yung fear of solo camping. Yan. So kayang-kaya ko naman pala. So that's it guys. Hopefully may na-share ako sa inyo sa adventure ko. Alam ko yung karamihan sa mga nanonood sa akin hindi nakakapag-adventure dahil sa COVID, no? So sama kayo. Hopefully next week meron ulit akong gagawin. Thanks for watching.